Kumakalat sa social media ang bentahan daw ng slots para agad mabakunahan kontra COVID-19 sa ilang lungsod sa Metro Manila. Pero sagot ng mga otoridad, hindi yan makakalusot. Tingin naman ng PNP, gawa-gawa lang ang issue para siraan ang gobyerno. Nagbabalik si Camille Samonte. Kumakalat ngayon sa Twitter ang screenshot ng chat conversation na ito kung saan tila may bentahan ng vaccination slots na nangyayari. Sabi ng isa sa convo, sa San Juan daw o sa Mandaluyong pwede pumunta ang interesadong bumili ng slot. 8,000 pesos para sa dalawang dose ng Sinovac ang kanyang alok. Sa dulo ng screenshot, sinabi na nag-aalok na sobrang slots daw mula sa A1 Priority Group ang binabayaran dito. Sa isa pang kumakalat na chat conversation, slots para sa Pfizer at AstraZeneca vaccines naman ang for sale. Pagmamalaki pa ng seller, kahit ilang slots daw ang bilhin dahil may presyo naman daw. 15,500 pesos ang presyo para sa Pfizer shots kung hindi raw niya kilala, pero 12,500 daw kung kakilala ng seller. Maya-maya, nagbaba na ng last price sa 12,000 pesos ang seller, sabay send ng screenshot ng resibo raw ng bayad ng huling bumili sa kanya ng slot. Nakarating na kay Mandaluyong Mayor Menchie Abalos ang sinasabing vaccine slots for sale, bagay na pinaiimbestigahan na raw niya sa PNP ayon sa interview sa kanya sa One News. Pero ngayon pa lang, tiniyak na ni Mayor na hindi basta-basta makakapagpabakuna sa Mandaluyong ang mga hindi rehistrado. Hindi naman siya makakapanloko eh, kasi unang-una, sa amin, you have to register first at our Manda Box, and then after mo magpa-register, etong tatawagan ka, and then, o kaya kung di ka tatawagan, ite-text ka, i-email ka, so you cannot just pass by or walk in. Tiniyak din ni Abalos na hindi makakalusot ang sino mang magtatangkang magpabakuna, pero wala sa kanilang priority list. Pinaiimbestigahan na rin ng National Task Force Against COVID-19 ang umano'y bentahan ng vaccine slots. Binigyan din ng task force na libre para sa lahat ng mga bakunang binili at dumaan sa national government at pwedeng makasuhan ang mauhuling nagbebenta ng bakuna o vaccine priority slots. May gumugulong na ring na sariling imbestigasyon ang PNP. Kabilang sa tinitignan nito ay ang posibilidad na gawa-gawa lang ang issue para siraan umano ang gobyerno. Kung totoo man ito hindi, we have to find out. But definitely, wala pa naman tayong ebidensya na nagsasabi na nangyari nito. Hinikayat din ni PNP Chief Guillermo Eliazar ang mga naalok ng bentahan ng vaccine slots na isumbong ito sa mga otoridad. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Magpapalala natin sa mga kapatid natin na wala talagang vaccine slots for sale. Oh. Bawal ito, maaari kang makulong. Correct. At libre yan mula sa ating gobyerno. Pero syempre, may priority. If you're in the priority list, A1, A2, A3 pa rin yata ngayon ang talagang binibigyan ng bakuna. Tama. At kung meron kayong mga natanggap na mga messages na nang aalok ng vaccine slots for sale, paki-report po yan para maimbestigahan. Totoo.